Bibingka lover ka ba? At gusto mo rin magluto ng ganitong kakanin? Gagawa tayo ngayon ng napakalambot at napakasarap na bibingka. Para po sa ating mga sangkap ay pakicheck na lang po ito sa description box sa baba. Napakadali lang pong gawin nito dahil pagsasama-samahin lang natin lahat ng ating sangkap. Okay, ang kailangan lang po natin dito ay 4 na pirasong buong itlog, 1 half cup sugar white, 1 cup ng water, 1 1/4 cup ng coconut milk. Ito po yung pangalawang piga. 1/4 cup ng melted butter. 1/2 teaspoon ng salt. 2 tablespoon ng baking powder. And then isisift po natin ang 2 1/2 cup ng all-purpose flour. Para talagang soft na soft ang ating bibingka. Haluin lang natin ito hanggang sa mag-incorporate po lahat ng ating sangkap, mag-combine. Maglalagay din ako dito ng 1/2 cup ng keso na hiniwa into cubes. So haluin natin ito hanggang sa wala ng buo-buong flour. Pero wag naman po sana itong ma-overmix sa paghahalo nyo kasi baka kumunat po ang inyong bibingka. So, gagamit po ako dito ng molder ng ensaymada. Pero kung wala po kayong molder, pwede po kayong gumamit ng mga empty cans ng vaporada at kondensada. So, hatiin nyo lang po ito sa gitna. Pwede nyo po siyang gamitin. And nagagamit din po ako dito ng dahon ng sag para talagang kakanin-kakanin ang dating. So, bali din na lang ko muna sa apoy ang ginamit kong saging, dahon ng saging, para hindi po siya mapunit. So, dapat po hindi punong-puno ang ating mixture na ilalagay dito, dahil kung hindi baka mag-overflow. Maglalagay lang po ako dito ng topping na 3 piraso ng salted egg na hiniwa ko rin siya into cubes. Kasama po ng cheese. May cheese tayo sa ibabaw, may cheese din po tayo sa loob ng ating mixture. So ngayon po, ibibake po natin ito mga kasosyo. Ibibake natin ito sa 350 degrees Fahrenheit ng 25 to 30 minutes or hanggang sa maluto po ito. At ito na nga po mga kasosyo ang ating bibingka. Luto na po ito. And then check natin sa ilalim. Ayan, sumaswelo siya. So, lutong-luto po ito. At nakita nyo naman, sobrang lambot po niya. Ayan. O, diba? So, ayan mga kasosyo, try nyo na rin pong gumawa na itong kakanin na ito dahil tsak na magugustuhan nyo po ito. At sobrang dali lang gawin. So, sana po nagustuhan nyo po ang aking recipe. Hanggang sa susunod po na aking video na gagawin. Thank you for watching. Bye!